Ititigil ko na ang pinagsasabi ko dahil napakapula na ng pagmumukha ko. Natutuwang sabi nito at wala sa sariling nabato ko siya ng unan. Pagkabato ko sa kanya ng unan ay kaagad siyang lumapit sa akin at kaagad niya akong niyakap. Siniksik niya ang ulo niya sa leeg ko na siyang ikinaungol ko. Ewan ko ba? Napapaungol ko pag may humahaplos sa bandang leeg ko. Sige, umungol ka. Ako lang ang dapat na makakagawa sa'yo niyan. Para siyang predator sa kanyang pananalita habang ako naman ang kanyang prey na hindi nakaimik dahil nadadala ko ng kanyang mga ginagawa sa akin. Itigil mo na yan, Ace. Hindi na ako natutuwa. Seryoso kong sabi sa kanya at tumigil naman siya sa ginagawa niya. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mo sa akin. Pinaglalaroan mo na ang damdamin ko. Kahit na alam mong crush kita, sana respetuhin mo naman ako. Ayaw kong maulit-ulit yung unang relasyon ko na hindi nag-work. Pinaglaban ko ang kasarian ko sa mga peke kong mga magulang. Pero siya, iniwan niya ako sa ere. Nakakaramdam na ako na mauulit din yun. Sa katauhan mo naman, naiyak na sabi ko at muli kong naalala ang unang lalaking nagwasak ng puso ko. Hindi ko siya gagayahin. Trust me, iba ako sa kanya at iba siya sa akin. Hindi kami magkatulad dahil unique ako. Maikling sagot nito at kaagad niya akong nahiga nang wala sa oras. Nakita mo ba akong magmahal? Dahil ang pagmamahal ko ay binubuhos ko lahat ng makakaya ko para mapasaya ko ang taong nagdudulot sa akin ng ngiti. Isa akong tao na hindi hahayaang masaktan ng mahal niya. Kamatayan ang magpapahiwalay sa akin sa mahal ko. Kung iniisip mong sasaktan kita tulad ng ginawa ng hayop na yon, ibahin mo ako dahil masasaktan ka lang pag nagme-make love na tayo. Doon ka lang masasaktan. Tandaan mo yan. Maangas na wika nito at mas lalo akong pinamulahanan sa mga sinabi niya sa akin. Hindi ako makapagsalita sa sinabi niya. At napaisip ako ng malalim kung pinagtitripan lamang ba ako ng lalaking ito o totoo ba siya sa mga ginagawa niya. Dahil wala na akong tiwala sa mga tulad nila. Simula nung sinira ng una kong boyfriend ang tiwala ko. Hinding-hindi mawawala ang pait na dinulot sa akin ni Mark na yun. At hindi ko na dapat sa iniisip dahil isa lamang siyang pagsubok na dapat kong lampasan. Hindi siya karapat-dapat na mahalin dahil hindi niya ako pinaglaman sa magulang ko at sa magulang niya. Hindi ako nagsisisi na naghiwalay ang landas namin kahit na naging totoo ako sa kanya. Siya lang itong hindi naging tapat sa akin. Sa totoo lang, hindi na ako maasa na magkakaroon ako ng matinong karelasyon dahil sa kasiraan ko. Ang mga tulad namin ay hindi siniseryoso ng isang katulad nun na ginawa niya sa akin. Ang mga katulad namin ay hindi siniseryoso at isang example na yun ng ginawa sa akin ng Mark na yun. Buti na lang, hindi ko lahat binigay sa kanya. Hanggang kiss lang kami ng manluloko na yun. Umiiyak na wika ko, pero maayos ko pa rin naalala ang masasaya namin mga alaala. At mga panahon na naghahabulan kami sa damuhan at magkasama kaming lumalangoy sa tabing ilog. Huwag mong sabihin yan. Tandaan mo,
Pag nakumpirma kong ikaw na talaga ang mahal ko, wala na talagang makakahadlang sa atin. Hindi ka dapat mag-alala sa mga mangyayari sa atin. Ang parte ng buhay mong yon ay natapos na at nasa sayo kung gusto mong gumawa ng alaala na mapagpapaiba ng opinion mo tungkol sa pagmamahal. Sa akin mo umpisahan ang pagbabago mong yon at pinapangako ko na mamahalin kita. Halos maiyak ako sa mga sinabi niya at hindi ko na alam kung bakit ko binayayaan ang isang tulad niya sa buhay ko. Kung siya na nga ang talagang taong magmamahal sa akin, ay dapat paghirapan niya ang panliligaw niya sa akin. Hindi ako easy to get dahil kahit na isa akong ganito, ay gusto kong sinusuyo ako at pinaparamdam sa akin na mahal na mahal ako. Kung gusto mo ko, paghirapan mo, ligawan mo ko. Nakangiti kong sabi sa kanya at kumiti din siya sa sinabi ko. Ilang beses na akong nanligaw at sa pagkakataon ito, gagawin kong espesyal ang panliligaw sa'yo. Pinapangako ko. Maghihintay ako ng matagal basta ako lang ang sasagutin mo. Ayaw ko nang may ibang manliligaw sa'yo dahil babakuran kita hanggat kaya ko. Tandaan mo yan, kaya huwag kang magpapaligaw sa iba. Pagbabanta niya at mas lalo akong pinamulahan sa sinabi niya. Kaagad akong tumayo at napatingin sa orasan. Malapit na mag-umpisa ang klase at isang oras na lang para makapaghanda ako. Walang pasok ngayon, Bronze. Meeting ng mga teachers ngayon. Kaya huwag ka nang magbalak na pumasok. Sabi ni Ace na ikinalaki ng mata ko. Paano mo nalaman? Diba sa school malalaman pag walang pasok? Nagtatanong na wika ko. Tumawa lang siya sa sinabi ko. Meron kasing Facebook page ang school at doon nila nilalagay ang mga important announcement nila. Lahat ng nag-aaral sa school, dito ka agad tumitingin para malaman kung walang pasok. Maliban na lang sa mga estudyanteng walang social media account. Nakangising sabi nito. At natamaan ako ng sobra sa sinabi niya. Wala akong social media account. Masaya ka na ba? Nagpapakasarkastiko kong sagot. At tumawa lang siya ulit. Sorry na, hindi ko alam na mayroon pa palang tao na walang social media account. Wala ka ba talaga? Kahit isa man lang? Muli niyang pagtatanong at uminit na ang ulo ko sa kanya. Wala. Sigaw ko at pumasok na ako sa banyo. Kaagad kong binuksan ang shower at niligo ko na lang inis ko kay Ace. Pero napapangiti ako sa sobra niyang pagpapangiti sa akin. Ewan ko ba, pag siya ang gumagawa ng move, napakabilis kong kiligin. Habang nababasa ng shower ang katawan ko, ay hinubad ko na ang damit ko at dinama ko ang malamig na tubig na bumabagsak mula sa shower. Malamig ang tubig at unti-unti nitong pinapawi ang init na nararamdaman ko sa paglapit sa akin ni Ace. Naramdaman ko ang mainit na kamay sa likuran ko at nakita ko na si Ace pala yun. Hindi ako nakapagsalita dahil naramdaman ko na lang na ang labi niya ay nakadikit na sa labi ko. Hanggang sa gumalaw ang kanyang labi at doon na sumunod ang labi ko. Hindi ko lamang gagawin ko at halos mawala ako sa ulirat dahil sa sensation na pinapadama niya sa akin. Pinutol niya ang halikan namin at nilapit niya ang mukha ko sa mukha niya. Tiim niya akong tinignan at kita sa mukha niya ang seryosa niyang aura. Bronze, tandaan mo, sa akin lang ang mga labi mo at lahat ng parte ng katawan mo. Akin ka lang at walang makakapigil sa akin na angkinin ka. Ang sabi nito sa akin at muli niyang nilapa ang kanyang napakatamis na labi.